Magandang araw po sa inyo, Kuya Barry. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Miguel. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang kwento naming mag-asawa noong bagong kasal pa lamang kami. Ito talaga yung parte sa buhay namin na akala namin ay katapusan na namin. Magpahanggang ngayon po, itinatago na lang namin iyong kwento at ikinukubli na lamang dahil baka wala rin namang maniwala sa amin o di kaya naman ay pagtawanan lang kami. Masaya na naman ang buhay namin ngayong matatanda na rin kami. Ngunit hindi talaga namin makakalimutan yung isang pangyayari sa buhay namin na humarap kami ng isang nakakatakot at nakakapangilabot na eksena. Matagal na panahon na iyon, bagong kasal pa lang kami ng misis ko. Maaga kasi kaming ikinasal dahil maaga ko siyang nabuntis. 21 anyos ako samantalang 20 anyos siya. Hindi pa nga namin sinasabi sa mga magulang namin noon na buntis siya. Talagang inuna namin ang pagpapakasal para hindi na sila magalit kung sakali mang malaman nilang buntis ang misis kong si Maricar. Kuya Barry, taga-probinsya kasi ang pamilya nitong si Maricar, kaya medyo strikto. Samantalang ako po, laki naman sa Makati. 2 linggo bago kami ikinasal, hindi pa namin alam kung saan kami mag-honeymoon. Sa katunayan nga, ay ayaw naman ng asawa ko ng ganoon. Di ata sanay kasi nga sa probinsya ito lumaki. Pero ako naman Kuya Barry na laking syudad, gusto ko ring maranasan yung mga nakikita ko sa ibang makakarelasyon at bagong kasal. Hindi rin naman kami gaanong kapos noon sa pera dahil may negosyo naman ang pamilya ko. Nasakto naman na noong dinalaw ko ang pamilya niya sa probinsya para sunduin sa kasal namin ay may nag-alok sa amin ng honeymoon. Mababang halaga lamang ito. E di yung misis ko nga na matipid, iyon na lamang daw kasi dahil mura lang. Ako naman ay nagustuhan ko rin yung alok kasi nga 7-day trip siya tapos iba't ibang lugar kada 2 araw tapos surprise daw ang mga pupuntahan para daw nakaka-excite. Kasama na sa babayaran yung pagkain at yung hotel na pagtutulugan. Ako naman Kuya Barry, binayaran ko na kaagad. Misis ko naman ang masusunod kasi nga siya naman ang bride. E di kinabukasan, pagkatapos nung kasal namin sa Makati, sinundo na kami noong bus. Bali po 5 mag-aasawa pala kami sa bus na magkakasama. Magkakasama rin kami sa tour na iyon. Natuwa naman ulit yung misis ko kasi nga may mga babae siyang makakausap. Madaldal kasi si Maricar Kuya Barry, kaya gustong gusto niya kapag ka may makakausap siya sa paligid. Ako naman po, hinayaan ko na lamang siya. Ang gusto ko lang naman ay maging masaya siya sa honeymoon namin at makagawa kami ng masasayang alaala. 2 buwang buntis pa lamang noon si Maricar, kaya hindi pa masyadong halata ang tiyan niya. Maaga naman naming nalaman na buntis siya, tapos ayun, nagplano agad-agad ng kasal. Sinabi ng tour guide namin na 1 oras pa daw ang biyahe kaya maiging magpahinga na lang muna. Merong bus stop naman daw para makakain at makaihi. Di ko makakalimutan ang pangalan ng tour guide namin na iyon, si Kulas. Unang tingin, mabait naman po siya at palangiti sa mga tao. Maliit ito at kulot po ang buhok. Hindi ko na matandaan yung lahat ng pangalan ng mga kasamahan namin doon, pero tanda ko po yung isang mag-asawa na naging malapit sa amin ni Maricar. Sila ay sina Amor at Doming. Katapat sila ng upuan namin, kaya sila rin ang una naming nakausap. 1 oras din ang naging biyahe namin, Kuya Barry. Ako kasi at ang asawa ko ay hindi maalam sa mga lugar basta sumama na lang kami.
Yung iba naman, naririnig ko na pinag-uusapan yung hula nila kung saan ang unang lugar na pupuntahan namin. Unang napuntahan namin po ay dagat sa isang isla. Pagkababa namin, sumakay pa kami ng bangka. Narinig ko pa sa isang kasama namin na Jumalig Island daw iyon. Dahil dati na raw siyang nakapunta roon. Kami naman ng misis ko ay walang pakialam kung saan eksakto iyon sa Pilipinas. Basta't natutuwa kami dahil sa ganda ng tanawin. Todo kwento naman si Maricar sa mag-asawang Amor at Domeng ng kung ano-ano. Mas magkasama pa nga talaga si Amor at Maricar, tapos nagkikwentuhan din kami ni Domeng tungkol sa mga bagay-bagay. Parehas kasi kami na hindi maayos ang pakiramdam. Para bang may masamang mangyayari. Ewan ko ba Kuya Barry, pero mararamdaman mo naman kasi yun, di ba? Yung tipong pakiramdam na may dadating na pangit na eksena. Ngunit hinayaan na lang namin iyon dahil baka nga kung ano-ano na lang ang naiisip namin dahil nga sa haba ng biyahe. Maayos naman ang naging lagay namin sa isla. Sa dalawang araw na nandoon kami ni Maricar ay wala namang masamang nangyari at talagang nakapagpahinga kami. Pinigilan ko pa nga siyang bumili ng maraming souvenir dahil nga may dalawa pa kaming pupuntahan na lugar at baka mahirapan na kami sa pagbibitbit ng mga gamit. Pagkatapos namin sa islang iyon, naghanda na kami para sa pangalawa naming pupuntahan. Naalala ko lang Kuya Barry, matagal din ang naging biyahe namin. Halos ilang oras din kami sa bus, tapos ang napuntahan naman namin ay magagandang tanawin sa isang bundok kung saan tanaw mo yung buong lugar sa ibaba. Hindi kasi namin namalayan yung papunta kasi nga nakatulog kami sa biyahe, mga pagod. Kulit sa aking pagkakaalala ay halos wala talagang tao sa lugar na iyon. Walang tao at bihira ang mga sasakyan na dumadaan. Yung maliliit na hotel na nirentahan namin ay halos kami lang din ang tao doon. Niwala kaming nakakasalamuha na ibang tao o kung anuman. Ngunit hindi naman kami nagtaka noon kasi nga baka nga naghahanap sila ng lugar na kakaunti lamang yung tao. At mas okay naman sa amin iyon dahil hindi nakakairita at hindi rin hassle. Noong mga panahong iyon Kuya Barry, talagang kamera-kamera pa lang ang uso kaya todo kuha din ng litrato ang asawa ko. Dalawang araw din kami doon, payapa naman at tahimik. Pagkatapos noong ikalawang araw namin, naghanda na ulit kami para sa pangatlo at huli naming pupuntahan. At doon na po nagsimula ang lahat. Paidlip-idlip lang po ako noon pero napapansin ko talaga na kada magigising ako ay pakaunti ng pakaunti ang mga sasakyan o bahay na nakikita ko. Para bang paliblib na ng paliblib yung pinupuntahan namin. Noong una, iniisip ko lang na baka may tagong isla na naman kaming pupuntahan o kung anuman. Ngunit nagulat ako kasi hapon na tapos ay nasa bus pa rin kami. Kung kaya't nagtanong na yung mga kasamahan ko kung nasaan na raw kami. Kasi nga mag-aalasin ko na kami ng madaling araw umalis at buong araw na kaming nasa biyahe. Doon na sinabi ni Kulas na naliligaw daw kami. Hindi na raw mahanap ng driver yung daan palabas. Nagtaka naman ako noon kasi papaanong maliligaw? Yun ba yung unang beses na pupunta sila sa lugar na iyon? Sabi naman ni Kulas, bago lang daw kasi sila noong driver sa trabaho kaya parehas daw silang hindi pa maalam sa mga lugar. Kinabahan naman yung mga tao baka kung saan naman kami mapunta. At noong mga panahong iyon Kuya Barry, hindi pa talaga uso ang cellphone at kung mayroon man, hindi naman kalat ang signal kaya wala kaming makukontak kapag ka naligaw kami. Pinakalma naman kami ni Kulas at noong driver.
gagawa naman daw sila ng paraan at paniguradong mahahanap din naman yung daan kasi nga malawak pa naman yung daan. Ibig sabihin daw, hindi pa kami ganun malayo sa sibilisasyon. Magtatanong-tanong na lang daw kami kapag ka may nakasalubong na tao. Ako naman noon, Kuya Barry, sinakripisyo ko na ang tulog ko at pahinga. Talagang ginising ko yung sarili ko para obserbahan yung daan. Tinatandaan ko bawat sulok para kung sakali na mabalik kami dito ay hindi na kami maligaw. May mga pagkain pa naman kami sa bus kaya doon na lang kami naghapunan. Nakita ko pa noong gabi na tumigil yung bus tapos may pinagtanungan silang parang magsasaka. Tapos nagtuturo-turo iyon. Kaya ako naman po ay nakampante at nakatulog na. Kasi iniisip ko noon baka nalaman na nila yung daan palabas dito. Kasi nga itinuro na sa kanila ng magsasaka. Nagulat na lamang ako kasi nagising ako na mag-uumaga na. Tapos lahat sila ay nasa labas ng bus, pati si Maricar. Tinignan ko yung daan. Nakita kong makipot na at lubak-lubak, hindi na sementado. Nakikita kong nagagalit na yung mga tao kay Kulas saka sa driver kasi nga parang mas lalo lang kaming naligaw at napalayo sa sibilisasyon. Tinanong ko naman yung driver at si Kulas kung ano ang itinuro sa kanila ng magsasaka. Nagkatingin na naman yung dalawa tapos sabi nila sinundan lang naman daw nila ang sinabi ng magsasaka pagkatapos ay dito na daw kami napadpad. Nagtatalo-talo na nga yung ibang mag-aasawa tapos kami naman nila Duming ay nag-uusap lang ng kalmado kung anong pwede naming gawin. Habang nagkakagulo kami sa baba ng bus, may mga dumaan na mukha ding mga magsasaka. Pagkatapos ay nilapitan nila kami para kausapin. Siguro ay nahalata nilang naliligaw kami. Si Kulas yung nakipag-usap sa kanila. Hindi ko alam kung Ilocano ba yung lingwahe nila o kung anuman. Ngunit si Kulas lang din ang nakakaintindi. Kaya siya ang nakipag-usap. Matapos yung ilang minutong pag-uusap nila, sinabihan kami ni Kulas na dadalhin daw muna kami sa isang sityo ng mga magsasaka. Nasa malayong lugar na pala talaga kami, tapos umuulan-ulan na at mukhang may bagyo pa. Kaya doon daw muna kami magpalipas at para makondisyon din naman daw yung bus. Napag-alaman ko kasi na mayroon palang problema sa makina. At habang nagpapalipas daw kami doon, ay maghahanap daw ng telepono na matatawagan sila Kulas para makahingi ng tulong sa kanilang kumpanya. Kami namang walang pagpipilian. Pumayag na lang kami. Si Maricar noon ayaw din namang masira yung honeymoon namin, kaya sinikap na lang namin na hindi mainis. Buntis pa naman siya, kaya medyo iba-iba ang pakiramdam niya. At hindi nga nagtagal, dinala na nila kami doon sa sityo mga ilang minuto lang din ang layo mula sa pinaghintuan ng bus namin. Pagdating doon, nakita namin nakakaunti lang din talaga ang mga bahay, tapos puro kubo-kubo lang din. May iilan din naman na bato ang bahay, pero lahat ay simple lang tignan. May isang malaking bahay lang doon sa gitna. Iyon daw ang magpapatuloy sa amin. Mukhang iyon din ang pinakamayaman sa sityo nila. Pagdating doon, masaya naman kaming sinalubong noong may-ari ng bahay. Sa pagkakatanda ko, Kuya Barry, Emmanuel ang pangalan ng lalaki, pagkatapos naman yung asawa niya ay Claring ang pangalan. Hindi ko lang talaga alam noon kung ano-ano na ang pumapasok sa isipan ko. Ngunit parang kakaiba talaga yung unang pakiramdam ko sa sityo na iyon. Lahat ng babae doon ay halos magkakamukha kasi pare-pareho na mahahaba ang kanilang mga buhok. Mapapayat din sila, samantalang maskulado naman ang mga kalalakihan. Parang iba din yung paraan
kung papaano nila kami tignan. Ngunit ayaw ko naman noon mag-isip ng masama kasi nga sila naman yung mababait na nag-alok pa ng tulong sa amin at patuloyin pa kami sa sityo nila. Pero hindi rin mawala sa isipan ko na baka may plano silang pagnakawan kami o kung anuman. Nagkatinginan pa nga kami ni Doming noon. Siguro ay pareho kami ng nararamdaman. Mabait naman yung Emmanuel at Claring. Malaki talaga yung bahay nila kumpara sa mga kubo-kubo na bahay sa iba, kaya nagkasya kaming sampu doon. Si Kulas naman sa kayong driver sa ibang bahay nakituloy. Pinatuloy naman kami nila ng maayos at pinakain din ng marami. Nakakagulat nga na nagluto sila ng marami para sa amin. Nakakahiya dahil hindi naman mukhang mayaman ang sityo nila pero nag-abala sila para sa amin. Doon ko na rin nagsimulang makilala yung iba pa naming mga kasama. Nagkwentuhan kami at doon ko napag-alaman na buntis din pala yung iba naming mga kasamang babae. Tuwang-tuwa naman ang mga tao doon sa sityong iyon. Tapos todo hawak pa sa tiyan ng mga kasamahan naming babae, pati kay Maricar, kahit na maliit pa ang kanyang tiyan. Ngunit kahit na nagkakasiyahan ang lahat, ay hindi talaga mapanatag ang aking loob. Para talaga akong kinakabahan noon, Kuya Barry, na ewan ko kaya hindi ako mapakali. Nagulat na lang ako dahil yung isang magsasakang andoon ay namukhaan ko. Sa pagkakatanda ko po, siya po iyong nakausap nila Kulas na nagturo ng daan na iyon. Ngunit ipinagsawa ng bahala ko na lamang iyon at hindi na kinausap pa yung magsasakang iyon. Pero nakulub pa rin ako ng pagkabahala. Kinausap ko si Doming at pati siya ay ganoon din ang kanyang nararamdaman. Kung kaya't ang ginawa namin ni Doming ay naglibot-libot kami para tumingin-tingin sa paligid. Napansin namin na wala kaming nakikitang bata o mga buntis na babae. Meron din kaming nakikitang mga matatandang babae na nagpapahid ng langis at malalim ang tingin sa amin. Dahil doon, kinilabutan kami. Ngunit hindi kami nagpahalata ni Doming at kami nagsindi muna ng yosi para ikalma ang aming mga sarili. Yung ibang gamit namin ay nasa bus pa rin naman, kaya babalik sana kami sa bus para kuhain iyon noong naabutan namin si Kulas at yung Emmanuel na nag-uusap. Sumimpli kami sa gilid para marinig ang kanilang pinag-uusapan. Mukha kasing may malalim na sikreto sila kaya nagtago kami. At doon na kami halos mawindang ni Doming sa mga narinig namin at mga natuklasan namin. Hindi ko na po maidetalye pa yung mismong usapan nilang dalawa, pero doon namin napag-alaman ni Doming ang lahat ng tungkol sa sityong iyon. Narinig kasi namin ang usapan nila ng malinaw. Napag-alaman namin na ang sityong iyon pala ay sityo ng mga aswang. At si Kulas kasama ang driver na kasama nito ay nakipagkunsaba sa mga aswang para iligaw kami sa lugar na iyon. Ibig sabihin, hindi talaga kami naliligaw dahil plano talaga nila na dalhin kami sa mismong sityo ng mga aswang. Narinig namin na kinabukasan din pala ay magkakaroon ng malaking pagdiriwang sila sa kabilugan ng buwan at plano nila na gawin kaming pangsalo-salo nila. Kaya pala nakita ko rin yung magsasaka na taga rito rin pala na nagturo sa kanila para mapunta talaga kami rito at kaya pala si Kulas ang kumakausap sa mga naghatid sa amin dito. Kunwari lang pala yung naliligaw kami. Maya-maya'y nakita rin namin na inabutan ni Emmanuel si Kulas ng pera. Siguro iyon ay ang bayad nila kay Kulas para dalhin kaming lahat dito.
Hindi ata iyon ang unang beses na nagligaw sila ng mga tao sa sityo ng mga aswang dahil natatandaan ko ang isa sa mga sinabi ni Emmanuel kay Kulas. Kulas, marami ka na namang nadala para sa piging. Mas maganda ang nadala mo ngayon kesa yung nakaraang taon dahil talagang mga buntis pa ang mga babae at paniguradong matutuwa ang mga tao sa sityo. Natutuwang banggit nito kay Kulas. Habang pinagpapawisan ay nagkatinginan naman kaming dalawa ni Doming at dali-dali kaming umalis sa pinagtataguan namin. Mabuti na lamang Kuya Barry at hindi nila kami natunugan. Hindi na rin kami mapakali noon at di na rin namin alam kung papaano namin sasabihin ito sa iba naming mga kasama. Hinanap namin sila at sakto naman na nasa kwarto silang lahat at nagpapahinga na. Nasa iisang malaking kwarto lang kasi kami Kuya Barry, tapos nandoon na yung mga kama. Naghintay lang kami at bumuelo. Kinausap namin sila agad tungkol sa mga natuklasan namin. Pero hindi naman sila kaagad naniwala. Hinikayat namin sila na sumama na sa amin dahil nga tatakas kami. Marunong naman po ako magmaneho at pwede naman namin itakbo yung bus pero di talaga nila kami kaagad pinaniwalaan at pinagtawanan pa kami. Yung misis ko naman noon ay tahimik lamang dahil alam naman niya na hindi ako magsisinungaling at hindi naman ako baliw para gumawa ng kung ano-anong kwento. Ganoon din yung asawa ni Doming na si Amor. Hindi naman ito pinagtatawanan si Doming. Ngunit nung nagsabi ito sa kanya at mukha naman ding sasama siya sa asawa niya kapag ka umalis ito sa lugar na iyon. Yung isang mag-asawa doon na si Auring at Joaquin ang pangalan, naniniwala talaga sa amin dahil galing daw silang probinsya at naikikwento rin sa kanila ang mga tungkol sa aswang pero kahit kailan ay hindi pa sila nakakakita ng aktwal na uri nito. Mahabang paliwanagan ang ginawa namin ni Doming at naghanap din kami ng mga ebidensya para lang mahikayat namin ang lahat na sumama na sa amin. Sa huli ay yung dalawang mag-asawa ay ayaw talagang maniwala at baka daw nababaliw lang daw kami. Inutusan ko na si Doming na gumawa ng paraan para manakaw yung susi. Nakuha naman niya kaagad sa hindi ko alam na dahilan kung papaano. Napag-alaman ko ring dati palang sundalo itong si Doming kaya hindi na nakapagtatakang maalam siya sa mga ganoong bagay. Hindi nga nagtagal. Nagpanggap lamang kaming may kukunin lang sa bus. Pero kumaripas kami ng takbo dahil narinig namin na nagkwento yung dalawang mag-asawa doon sa mga tao sa sityo kesyo parang baliw daw ang aming mga kasama. Ngunit bago pa kami makarating sa bus ay may humarang sa amin na isang tao na may hawak na itak. Nataranta kami ngunit mabilis kumilos itong si Doming. Agad siyang nakakuha ng kahoy at naipalo nito sa taong may hawak ng itak dahilan para mawalan ito ng malay. Pagdating namin sa bus ay dire-diretso lang ako at pinaandar ka agad ang sasakyan. Agad kong pinaharurot ito at hinulaan ko na lamang ang daan palabas hanggang sa makarating kami sa isang lugar na medyo natatandaan ko na. Lahat kami ay takot na takot. Tuloy-tuloy lang kaming nagbiyahe at alerto ang lahat dahil inabot kami ng gabi sa daan at hindi namin alam kung nasundan ba kami o hindi. Masakit din sa puso namin na naiwan namin ang dalawang mag-asawa sa sityo pero wala naman kaming magagawa kung ayaw nilang maniwala at sumama sa amin. Hindi na namin alam kung magiging ligtas ba sila doon ngunit ginawa na namin ang aming makakaya para maitaka sila. Sadyang hindi lang talaga nila kami pinaniwalaan. Hindi ako tumigil sa pagbiyahe hanggang sa makarating kami sa lugar na mayroong mga bahay-bahay na at may ilan ng mga sasakyan.
Nagtanong-tanong na rin kami sa mga taong madadaanan namin para mapagtagpi-tagpi namin yung daan palabas. Nagpatuloy lang kami sa mahabang biyahe, sadyang hindi lang matigil sa pag-iyak si Amor dahil sa nakakahilakbot na naranasan niya doon sa sityo ng mga aswang. At awa naman ng Diyos ay nakaligtas kami roon at nakarating kami ng payapa sa aming mga tahanan. Kinabukasan po ay nagkita-kita kami para pumunta at magreklamo doon sa agency. Gulat na gulat kami dahil pagdating namin doon, napag-alaman namin na walang nagtatrabaho sa kanila na kulas ang pangalan. Pati litrato ng mga empleyado nila ay tinignan naming lahat. Tapos po ay talagang wala si Kulas at yung driver doon. At ang mas nakakakilabot pa, hindi daw sila nag-o-offer ng mga sekreto at sorpresang destinasyon para sa mga nag-honeymoon. Pinagtawanan lang kami ng mga taong nasa opisina noong sinabi namin na dinala kami sa isang sityo ng mga aswang. Kaya mula noon, hindi na namin ipinagsabi pa sa iba kasi nga wala ding maniniwala sa amin. Ang mahalaga lang naman sa amin noon ay ligtas kami at ang mga asawa namin, kasama na siyempre ang mga sanggol sa sinapupunan nila. Matatanda na kami ngayon, Kuya Barry, at malalaki na rin ang mga anak namin. Hanggang ngayon ay kaibigan pa rin namin sila Amor at kami-kami lang din ang nagkukwentuhan tungkol sa karanasan namin doon sa sityo ng mga aswang. Naging isang malaking aral po para sa amin ang kwentong ito. Maigi talaga na hindi basta-basta magtiwala sa mga tao sa paligid mo dahil pwedeng buhay mo ang maitaya. Kaya po hanggang ngayon ay ibinabahagi ko rin ito sa aking mga anak na huwag basta-basta sasama kung kani-kanino dahil sa panahon natin, hindi lamang masasamang tao ang pwede mong makalaban sa paligid kung hindi pati masasamang elemento at mga nilalang. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Barry, at sana po'y mapili nyo ring basahin ito sa mga darating na araw. God bless po and more power po sa inyong channel. Hello po sa lahat ng nakikinig ngayon na kasundo. Lubos na gumagalang, Miguel. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang sundo.